guys, welcome to my channel. Ngayon ay kukuha ko ng national ID. Nandito ako sa eskwelahan. Sa eskwelahan ng Nagpayong. Kasi dito merong data capture. Meron dito data capture. Kaya pumunta ako dito sa eskwelahan. At kumuha ako ng form. May binigay silang form sa akin. Ito. Yan. Sa mga walk-in, bibigyan ka niyan. Kailangan may dala kang ID. Yan, pipilapan mo yan. Pag napilapan mo yan, pila ka na. I-QC nila, QC, o i-revisa nila yung alam mo, mga dala mong mga requirements. Yan, medyo dun sa pila, kung gusto mong mauna ka, agahan mo nung punta. Mga alas 8, yan, punta ka dahil sa school. Alas 8, hanggang December 31 daw to, pwedeng kumuha ng ano, ng national ID. Kailangan may dala kang ano ha, ID. Primary ID or secondary ID. Basta pag secondary ID, dalawa. Pero pag primary ID, kahit isa lang. Ang primary ID, passport, driver's license, tsaka birth certificate. Pwede na yun. Tapos, pagka napila pa mo na yan, pipila ka. Yan. Ano ka, screening. Screening for screening. Sa step 1 and 2. Pagdating na ng step 2, yan, punta ka na doon sa waiting area sa data capture. Ngayon, aning yung para sa social distancing. Anim-anim lang pumapasok doon sa ano sa data capture, sa biometrics, 6 months. Ayan yung mga binigay na ano, mga pinilapan ko. Meron kang kailangan pilapan din na ano, contact tracing. Okay? Tapos, yan, waiting na kami dyan. Na kami dyan sa ano sa upuan i-evaluate nung ano nung screening yung mga dala mo mga papeles. Kailangan na may dala ka talagang ID, kung hindi at saka kailangan personal ka pupunta dun sa ano sa school kasi bawal ang proxy dahil may ano eh may retinal scan saka ano eh may retinal scan saka fingerprint saka picture. Kaya hindi pwedeng makukunin ng iba. Kailangan personal ka pupunta doon para makuhaan ka ng ano, makuhaan ka ng picture saka fingerprint saka retinal scan. Yan. Waiting na kami niyan. Medyo mabilis naman yan kasi ano eh, madali lang naman yung ano yung pagkuha ng retinal scan saka biometrics. Ang natatagalan dito sa ano sa screening kasi iba-iba yung dala ng IT. Meron silang dala na ano, iba-iba. Hindi itinatanggap nung ano, nung nag-screen. Kailangan talaga ang dala mo talaga yung mga primary ID, hindi yung mga supplementary ID. Kaya kung maganda, dali mo na lahat. Kung may mga record ka, dali mo na lahat para ano, para pag-evaluate sa'yo nung ano, screening, papayagan ka na. Mapa-data capture. Medyo mahaba doon sa pila kasi ano yan eh, yung maraming tao pumunta dyan. Eh, pero dati, haba ng pila. Pero ngayon, may medyo konti na lang. Ngayon, waiting na kami doon. Malapit na kami isa lang doon sa data capture. Ayan na. Waiting na kami dyan. Dito kami nagtagal ng ano, medyo matagal dito siguro mga kumain siguro dito na isang oras kasi may mga ano, may mga senior citizen, pina-prioritize nila mga senior citizen, mga buntis, mga bagong panganak, mga nagpapasuso, yun, inuuna nila yun, pina-prioritize nila. Meron silang priority lane. Ngayon, waiting na lang kami dito at saka ang nagpo-process. Nakita ko apat eh. Apat sila. Kaya mabilis naman. Yan. Maraming nang nag-a-apply ng ano, nag-a-apply ng national ID. Madali lang guys, ito libre kasi yan. Tsaka ang kagandahan ng national ID, wala tong expiry date. Hindi na yan may expire. Hindi kagaya ng mga driver's license, na-expire siya. Tsaka ang national ID, eh, tinatanggap kahit saan, ano, kahit saan
transaction ng gobyerno ang gagamitin mo pati sa banko. Tatanggapin nila yung national ID. Pag hinanapan ka ng ID, sapat na yung national ID pag pinakita mo. Kaya maganda may national ID. Okay? Yan. Dito kami nagtagal talaga dahil ano eh. Dahil nga, may mga senior citizen na dumadating, mga buntis, mga nagpapasuso. Sinuuna nila para hindi magtagal sa pila kasi high blood, ganyan. Buti nga ako eh, hindi pa ako nagkuha ng aking senior citizen kasi wala pa ako hindi pa ako senior eh. Kunti pa, 5 years pa senior na ako. Kaya, pero hindi pa ako pwede gumamit ngayon ng senior. Yan yung mga nakikita nyo sa loob yan. Sa loob yan naman, no, ng data capture. Kaya malapit na kami pumasok. Yan guys, nandito na ako sa loob. Yan, waiting na kami para ma-process na yung sa aming, ano, sa aming application. Anim nga ang pumapasok. Yan. Waiting na kami dito sa loob. Sa biometrics. Bali, retinal scan, biometrics, tapos yung, ano, yung fingerprint. Tatlo. Fingerprint, picture, tsaka yung, ano, yung retina, retinal scan. Antay-antay kami. Yan, nandiyan ako, nakasalang na ako dyan, no, sa retinal scan. Mabilis lang yan yung ginagawa. Pagkatapos eh, ano, may ibibigay sa iyo na kopya. Yan, ito may ibibigay sa akin. Binigyan ako ng kopya. Yan o, oh, yung kopya na yan. Yan yung binigay sa akin. Ang waiting time, 3 to 6 months bago ipadala sa bahay yung ano, yung ID mo. Thank you so much guys, ha, for watching. At sana marami kayo natutunan dito sa ating video. Punta na, pwede na kayong magkuha.